Hahatiin na ng MMDA ang Commonwealth Avenue para maglagay ng eksklusibong linya sa mga bisikleta, PUV at motorsiklo kasabay po ng pagbabalik ng face-to-face classes. At live mula sa North EDSA sa Quezon City, nagpapatrol, Jack Batalyones. Jack, paanong hati yung gagawin nila sa Commonwealth Avenue? Paki-explain. Okay, Alvin, kasi yung Commonwealth Avenue ay pitong linya yan, no, sa mga pamilyar na dumadaan. 7 lanes yan. Ang gagawin nila, Alvin, yung pinakaunang linya, yung rightmost lane, ibibigay yan exclusively sa mga bisikleta. Yung katabi nito, ibibigay para sa mga PUVs. At yung ikatlong linya mula sa kanan, ibibigay exclusively para sa mga motorsiklo. Again, exclusive ang mga linya na ito at hindi pwede dumaan dyan ang mga pribadong sakyan. Ngayon, yung natitirang apat na linya dyan sa Commonwealth Avenue, yan ang ilalaan para sa mga pribadong sakyan para kanilang daanan. Ganito ang karaniwang tanawin sa Commonwealth Avenue. Salasalabat ang mga sasakyan, halo-halo ang mga motorsiklo, bus, jeep at pribadong sasakyan. Singit dito, singit doon. Sa dalawang araw na konsultasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga motorcycle rider groups, kinatawan ng transport sector at local government traffic units na pagkasunduan, nahahatiin na ang pitong linya sa Commonwealth Avenue. Maglalagay sila ng eksklusibong linya para sa mga bisikleta, PUVs at motorsiklo. Ang unang linya sa kanan ay eksklusibo para sa mga bisikleta. Katabi nito ang linya para sa mga jeep, bus at UV Express. Sa ikatlong linya mula sa kanan, ilalagay ang exclusive motorcycle lanes. At ang nalalabing apat na linya ay para sa mga pribadong sasakyan. Doon lang po talaga sila sa kanilang designated lane. Magsistay except for intersections na magbibigay po tayo ng open broken lines para po sila pwede mag-U-turn or kumanan o kaliwa. Pero nilinaw ng MMDA na ang exclusive lane sa Commonwealth Avenue ay hanggang sa may Doña Carmen lang. Dahil pagdating sa area na iyon, nagiging apat na lang ang linya dahil kumikipot ang daan. At dahil may sariling linya ang mga PUVs katabi ng bicycle lanes, magtatalaga na rin ang MMDA ng mga designated bus at jeepney stop. Sa sidewalk pa rin maghihintay ang pasahero, tapos titingnan niya yung may parating na bisikleta. Maglalagay na sila talaga ng designated loading and unloading for public utility vehicles. Sumang-ayon naman ang mga kinatawan ng iba't ibang transport group sa plano ng MMDA. Ayon kay Chairman Dimayuga, plano nilang ipatupad ito kasabay ng full face-to-face classes sa Nobyembre. Magpapatawag po tayo ng Metro Manila Council meeting. We will seek for their approval. After po nun, I believe the process is for posting. If na-approve po yan, there will be posting for how many days? 15 days. And then from there on, we can implement it na po. Pabor naman ang mga motorista sa plano ng MMDA. Pabor naman po, para makaiwas din sa mga aksidente. Kasi mga motor, hindi na siya singit na singit. Kung minsan, kung saan-saan sila, hindi sila, dapat na isang lane, may isang lane sila. Saan-saan lang sila lumulusot. Ilang bisis na nga ako pinating yan eh. Pabor na pabor ho yun, para iwas diskrasya ng mga mga motor. Kung kakanan kami, tatabi kami, mayroon dapat kaming, pwede kaming lumiko. Okay, Alvin, dahil Payday Friday ngayon, nandito tayo sa may EDSA North Avenue. Kung nakikita nyo nga sa aking likuran, makita nyo slow moving ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Actually, kanina, no, yung pagdating doon sa may gitna, sa may EDSA Quezon Avenue flyover, standstill ang traffic doon. Kanina around 5:30 to 6, mula dyan sa EDSA Quezon Avenue flyover, papunta dito sa North Avenue, aabutin ka ng 30 minutes. Pero sa ngayon, nakita natin may konting improvement, slow moving na pagdating dito sa EDSA North Avenue. Pero once malagpas mo ito, papuntang Muñoz, medyo mag-improve na yung daloy ng mga sakyan. Ang rason dito, of course, yung volume ng mga sakyan, Payday Friday ngayon, and at the same time, may construction ng MRT 7. Alvin. Maraming salamat, Jack Batalyones.